Hello, hello, hello viewers. Ako po si Donna at nagsishare po ako or gumagawa ako ng mga video all about plants. Sa video ng ito, sishare ko sa inyo yung 10 mistake ko sa pag-aalaga sa mga halaman na ayoko na talaga siyang gawin, na sana na hindi ko na talaga siya magawa sa mga halaman ko kasi sayang yung cutting, sayang ng halaman, sayang ng mga dahon. So, sana hindi ko na siya magawa sa mga susunod pang panahon. Number one sa mistake ko sa pag-aalaga ng mga halaman ay yung paggamit ko ng mga fern pole. Kasi akala ko dati yung fern pole, kasi dati may mga nabili akong mga halaman na biglang lumalaki yung mga dahon, na mula dun sa maliliit na dahon, tapos nakadikit na siya sa fern pole, tapos lumalaki yung mga dahon. Akala ko nakakapagpalaki ng dahon yung mga fern pole. Nakakapagpalaki naman talaga siya, pero pipiliin nyo kung ano yung mga halaman na gagamitin mo sa fern pole. Kasi may mga halaman na maselan yung dahon, may mga halaman na maliit lang yung ano niya, yung petiole niya. So, hindi siya swak sa fern pole pagka ginamit mo yung fern pole sa kanya. Kasi, nasisira lang yung mga unfurling, tapos nasisira yung mga dahon. Lalong-lalo na yung mga 69686, hindi siya bagay sa fern pole. Kasi, siguro dahil dito sa pinaglalagyan ko ay, dikit-dikit na yung mga dahon. So, tumatama yung fern pole. Pag hinahangin, tumatama yung dahon sa fern pole. Ngayon, pati yung mga unfurling niya na dahon, na hindi gumaganda kasi tumatama dun sa pinaka-fern pole. Diba yung fern ay para siyang saha, ayan tawag yun, yung parang cucumber yun, pero itim siya, cucumber lang siya, na parang hiniwa lang, na medyo rough talaga yung texture niya. So pag tumama yung dahon doon sa fern pole, pag humangin, sira talaga yung mga dahon. So nanghihinayang talaga ako doon sa mga nasisirang dahon ng mga 69686, kasi hindi ko na sila, syempre pagka pangit na yung dahon, medyo bababa yung presyo ng mga ganon, ng mga halaman natin. Pag pangit yung dahon, pag may sira yung dahon, may brown leaves, or medyo maliit ang mga lumalabas na leaves, ay bumababa yung presyo. So, sayang lang kung laging nasisira yung mga dahon ng halaman natin. Hindi naman ako maselan sa mga nasisirang dahon ng mga halaman, kasi danas ko na rin naman na talagang buong nalagas yung mga halaman ko gawa ng aso ko dito. Pero, syempre, kahit papano gusto kong maiwasan, kahit papano gusto kong maging malinis sa mga dahon ng halaman ko na inaalagaan, kasi sayang nung dahon. Mas inaano ko, inaalala ko yung mga dahon pagka nagkakaroon ng mga bagyo, mga ganon. Siguro kayo rin naman, baka masira yung dahon, malaglagan ng kung ano-ano, malaglagan ng bayabas. Yun yung lagi kong naiisip pagka medyo malakas yung hangin dito sa pwesto ko. Tingin ko ang bagay sa mga fern pole ay yung mga maliliit yung yung nagpa-plank talagang halaman, yung hindi masyadong ma-selan yung mga dahon, kahit na, or yung maliliit lang yung dahon na hindi hahangin-hanginin, na pag humangin hindi hahampas doon sa fern pole. Ayun yung mga dapat sa kanya, katulad ng mga sindapsus, katulad ng mga dapat yung mahaba yung petiole, yung katulad ng mga paraiso verde, pwede yon sa mga fern pole, kasi mabilis din magka aerial roots ang paraiso verde. Pero feeling ko kasi yung mga sindapsus, trubia, yun yung pwede, or yun yung mas bagay doon sa mga fern pole. So, kaya hindi na ako bumibili dati. Sobrang dami ko talagang binili ng fern pole. Parang almost 30 pieces talaga. Tapos, hindi ko yun binenta. Lahat yun nilagay sa halaman ko. Kaya ang dami ko dito natitira sa ilalim, kasi pinagtatanggal ko, pinalitan ko ng mga moss pole yung mga halaman ko, lalo na yung maliliit yung, ay maninipis yung dahon. Yun yung pinagpapalitan ko, kasi pagka humahangin, katulad dito sa akin, mahangin yung pwesto ko. Pagka humahangin, humahampas-hampas yung hangin, hahampas din yung mga dahon doon sa fern pole. So, nasasayang lang yung leaves. Kaya, niwasan ko na gumamit ng mga fern pole. Nasa sa inyo naman yan kung gagamit ka ng fern pole. Pero, mas preferred ko na ngayon yung mga moss pole. Kahit yung mga coco pole, okay na rin sa akin kahit mga coco pole. Kasi, medyo pricey nga lang, pati yung mga moss pole. Pero, okay na rin sa akin. Pipili lang kayo kung gagamit kayo ng fern pole. Pipili lang kayo ng halaman na kung pwede. Ang maganda naman kasi sa fern pole, nakakapagpalaki naman talaga siya ng mga dahon. Kasi, nagpa-plank yung mga aerial roots doon, or dumidikit yung mga aerial roots doon. Tapos, bukod doon, ang mura pa ng fern pole. Parang 70 pesos, 80 pesos, meron ka ng pang support mo sa halaman. Yun nga lang, yun yung problema. Kaya, depende sa inyo kung ano yung gagamitin yung pole, or kung ano naman yung ilalagay nyo doon sa pole na yon. So, mas piliin natin yung mga maliliit para hindi siya masyadong masira. Number 2 na mistake ko sa pag-aalaga dito sa mga halaman ko dito ay yung paglalagay ko ng mga halaman ko sa mga hallway. Yung busing hallway, yon. Pagka medyo nakasabit-sabit yung dumaan dyan sa dahon, talsik talaga yung halaman. Lalo na pagka yung mga dadaan wala namang pakialam sa halaman, na medyo hindi sila sa halaman, wala silang puso sa mga halaman, parang ganon.
yung parang wala silang pakialam kahit masira yung dahon. So yun, lalo na pag mahal yung halaman, naku, huwag niyong gagawin kasi danas ko yan, na ayaw ko na talagang maulit. Nung nakaraang party namin dito, yung birthday ng taray ko, tinabi ko na talaga yung philodendron pink princess ko. Itinago ko na yung dahon niya sa hindi tatamaan. Yun nga lang, tinamaan pa rin. Kaya tinatago ko na talaga yung mga mamahalin. Kahit yung murang halaman, kasi pagka ikaw eh plantita eh talagang nanghihinayang kapag nasira yung dahon or maputol yung dahon or kung ano man, or masira man lang yung petiole, maputol yung petiole, nakakapanghinayang, diba? Lalo na pagka mabagal tumubo yung mga dahon na yun. Tapos nung pag kinabukasan pagising mo, may putol pala siya kasi may dumaan doon. Kaya iniiwas ko na talaga yung mga halaman ko. Sa mga busy hallway na alam kong palaging may dumadaan doon, tinatago-tago ko na talaga yung mga dahon nila. Kahit yung mga epiprem nung pinatom ko dito, kasi papunta siya doon sa may gate. So ang ginagawa ko, pinuprune ko siya ng pinuprune or pinopropagate ko sila lagi para hindi masyadong masira yung mga dahon niya or yung matira lang yung, inaantay ko lang na magkaroon ng mga aerial roots tapos puputulin ko na naman siya. Kasi pag nagbushi siya, papunta na siya sa gate. So matatakpan na niya yung gate, yung madadaanan na yung mga dahon niya. So sayang pag nasira lang. Number 3 na mistake ko sa pag-aalaga dito sa mga halaman ko dito ay yung pagpupush ko ng fertilizer, gamit yung fertilizer para mas mapabilis silang dumami or mas mapaboost yung paglaki nila. Dati kasi last 2019, may nakausap akong seller na sa silang na pagka ang ginagawa nila, kasi ako matanong ako pagka na, bumibili ako sa silang or kung may nakakausap akong mga may-ari or nagga-garden, tinatanong ko sila kung ano sekreto nila para mas mapabilis, mapalaki, mas mapaganda yung mga halaman. So ayun yung sabi sa akin, kailangan i-fertilizer ko ng i-fertilizer, kahit weekly i-fertilizer ko sila. Doon yung pagkakamali ko na ginaya ko talaga yung sinabi niya. Doon naman nagsiraan yung mga Milano Chrysum ko, Verocusum, kasi may nabili ako dating one leaf na Verocusum. Tapos may lumalabas na siyang unfurling na siya kasi alam ko naman na hindi pwedeng i-fertilize yung hindi pa nagkakaroon ng mga shoots or bagong dahon. Nung nagkaroon siya ng bagong shoots, ay nilagyan ko ng fertilizer. Medyo siguro na parami yung fertilizer ko. So namatay yung Verocusum. Hinayang na hinayang kasi ako doon kasi ang mahal ng bili ko noon. So ayoko nang bumili ng Verocusum kasi medyo sa susunod na siguro hindi ko muna siya. Na-stress pa ako pag naiisip ko kasi parang ang bili ko doon ay 3-5 tapos isang dahon lang. Pero malaki na yung dahon niya. Pero ngayon kasi medyo mura na rin naman kasi yung mga Vero, di ba? Kaya pwede na siguro akong bumili. Pero saka na siguro pagka ready na ulit ako. Kaya pagdating sa fertilizer, more on organic fertilizer ako, more on vermicast ako, organic fertilizer, lahat ng mga organic fertilizer, yung mga balat-balat ng gulay, balat-balat ng prutas, ayun yung ginagawa kong fertilizer kasi maparami ko man ang lagay ko sa kanila, hindi naman ma-over-fertilize yung mga halaman ko. Number 4 na mistake ko sa pag-aalaga ko sa mga halaman ko dito ay yung pag-neglect ko, lalo na dun sa mga laging nagdo-drooping dahon. Yung mga peace lily, sa mga fitunya, sa mga yung laging nagdo-drooping, yung laging nauuhaw, na tatlong beses na nauuhaw na nagdo-droop yung mga dahon, naubusan sila ng tubig kasi hindi ko sila nadidiligan. Yun yung nakakalimutan ko lagi, na pag nakita ko na siyang palupay-pay na, tapos sasabihin ko sa sarili ko, didiligan ko na to, tapos pag akyat ko sa bahay, nalilimutan ko na silang diligan pag di pa ako lumalabas dito, tsaka ko lang sila naiisip after 3 days. So ang ginagawa ko ngayon para hindi ko sila makalimutan, pag unang beses na makita ko pa lang na magdudrop na siya, ay papalitan ko na siya ng potting mix kasi ibig sabihin punong-puno na siya ng roots doon, or irerepat ko na kagad yung halaman na yun. Makita ko pa lang, hindi ko nakakalimutan na hindi siya irepat, or palitan ko na kagad siya ng potting mix, lalagyan ko na ng more on ma-moist para hindi siya mauhaw ng mauhaw. Iwasan ko na sila kasi meron ako mga namatay na mga halaman na nakakalimutan kong diligan, na pagka nakita ko na na kakaligtaan ko na ng after 3 days kung kailan tuyo-tuyo na talaga siya, na kahit i-bottom water ko ay hindi na talaga siya bumabalik sa kagandahan niya. So ang paraan ko ngayon, pagka nakita ko agad sila, repat agad, kung hindi repat, dilig agad, or titingnan ko agad kung talagang root bound na ba sila or hindi, or kung may mga sakit ba sila or pest. Kasi dati, pag tinignan ko lang, tapos sasabihin ko sa isip ko lang, mamaya aning kita, ayusin kita. So na, mga ilang araw, mga tatlong araw na, hindi ko pa rin naaayos. Kaya ang ginagawa ko, pag nakita ko na yung halaman na yon, lalagay ko na yun dito sa may makikita ko lagi sa dadaanan ko, tinatanggal ko na siya doon sa pinagpupwestuhan niya para lalagay ko na siya dito sa lagi kong makikita, or pag lumabas man ako ay makikita ko na kagad siya, na hindi ko pa siya nare-repat, so hindi na siya mamamatay. Lalagay ko na siya sa mas malapit na lagi kong makikita
na pagka lumabas ako, eh, kita ko na kaagad siya. Tapos, ire-repat ko na kaagad. Yun nang mabilis yun. Kasi saglitan lang naman, pag isang paso lang naman ang ire-repat mo, mabilis ka lang naman makapag-repat. Kasi dati, ang ginagawa ko, inaantay ko pa na mapa-apat, lima, ani, mga ganyan na mga halaman bago ko sila iripat lahat para sabay-sabay ng dumi or yung kamay mo eh sabay-sabay ng madumihan. Ngayon, hindi na ako ganun na kahit isang halaman lang ang kailangan ko iripat, mariripat ko na kaagad siya. Hindi ko na hinaantay na dumami pa silang iriripat ko. Number 5 na mistake ko sa pag-aalaga ko dito sa mga halaman kong inaalagaan dito, lalo na sa peperomia. Yung peperomia pala, na ano ko yun na naranasan ko sa kanya or true experience na hindi siya pwede sa heavy rain, di ba? Sobrang ano niya, basang-basa niya. Tapos matututukan siya ng direct sun. Matutunaw yung mga peperomia nyo pagka ganun. Kasi naranasan ko yan dito sa mga watermelon ko na tinanggal ko kasi yung mga laman sa taas ng succulents kasi nagpropagate. Siyempre, pag magpropagate kasi ng mga succulents, ay itatago ko muna sa lilim yung mga pinropagate kong mga succulents. So, na walang laman yung pinaka ano ko dito, lagayan ko dito. Yung peperomia ay tinamaan ng direct sunlight. Kahit na basang-basa siya, lalo na kauulan pa lang, tapos na direct sun siya, hindi pala siya pwedeng ganun. So, ang ginagawa ko sa mga peperomia, pagka basang-basa sila, tapos kailangan ko silang patamaan ng ano ng sunlight, morning sunlight lang ang pwede sa kanya. Hindi siya pwedeng direct sun na tanghaling tapat. Dati naman kasi nagtatribe yung mga peperomia ko doon sa pwesto na yon. Hindi ko talaga siya inaalis doon kasi gumaganda talaga doon yung peperomia ko. Yun nga lang, nung natanggal ko yung mga succulents doon sa taas, na direct sun siya, doon siya unti-unting deteriorate, nagtunaw talaga yung mga peperomia ko. So sayang talaga ng mga peperomia kong watermelon. Ang lush na sana ng peperomia ko na watermelon na yon. Ganun ang nangyari sa kanya, na naalala ko siya nung nakita kong nagtutunaw na yung mga ano niya, yung mga petiole niya. Nagtunawan na pati yung crown niya, yung pinakagitna niya, nagtunawan na. Hindi ko na talaga siya na-save, pati yung mga dahon niya, kinain na siya or nag-rot na talaga siya. Kaya yung mga alaga kong peperomia dito, iniingatan ko na silang ma-direct sun. Kahit pa yung ano eh, yung hindi siya nadiligan or hindi naman talaga siya totally naulanan, ay hindi ko na talaga siya pinapatamaan ng direct sunlight. Hindi niya kinakaya yung direct sunlight. Kahit pa yung mga katulad siya ng succulents na matataba yung mga dahon, na yung iba eh, ano, katulad ng peperomia cupid, di ba, matataba yung mga dahon nun. Tapos, sanay na siya sa direct sunlight. Pero, tinatabi ko na siya pagdating sa, pag matatamaan siya ng direct sunlight, itinatabi ko na siya, nililipat ko na siya ng pag pinagpipwestuhan para hindi siya magtunaw kasi pag totally super init talaga nakukuha niya, katulad ng nakaraang summer, tunaw talaga yung mga peperomia kasi iba yung parang may uka-ukang nangyayari sa kanya, parang may mga itim-itim na nangyayari sa kanya pag natatamaan sila ng direct sunlight. Di ko lang sure ha kung ano, so kung naranasan niyo yung katulad sa akin. Kasi yun lang talaga yung pinaka naiisip kong pinakadahilan kung bakit nagtunawan talaga yung mga peperomia ko. Pero di lang ako sure kung ganun din ba sa inyo sa pwesto niyo. Number 6 na mistake ko sa pag-aalaga ko sa mga halaman ko dito ay yung nabibilad ko sila sa araw kahit na kakalagay ko lang ng alcohol or kakatreat ko lang sa kanila ng mga pest na hinisprayan ko sila ng alcohol. Dati kasi kahit hindi ko sinasadya ay nagagawa ko yun sa kanila. Ngayon, ang ginagawa ko naman ngayon pagka, para maiwasan ko yung maulit-ulit yung ganong pangyayari. Pagka ispray ko ng alcohol, sa loob ng bahay ko na sila nilalagay para sure na hindi talaga siya tatamaan ng direct sunlight. Para sure na hindi ko siya malipat doon sa pwestong may direct sunlight. Kasi minsan, pag nandito sa labas ng bahay, tapos makita kong nandito banda na matatamaan ng tao, pag dumaan ng tao, ay nililipat ko sila doon sa pwestong hindi tatamaan ng tao. Yun nga lang, minsan, nakakalimutan ko na nilagyan ko pala ng alcohol yun or tinrit ko pala siya ng alcohol. So, ayun yung naging solusyon ko na pagka nag-spray ako sa halaman ko ng mga alcohol, lalong-lalo na sa alcohol kasi ang tapang ng alcohol, tapos matatamaan ng direct sunlight, ang ginagawa ko, diretso ko na sa loob ng bahay na pansamantala, 2 to 3 days, doon muna siya sa loob, kahit sa ibabaw ng lamesa, pang display doon sa taas, at least safe yung halaman ko na hindi siya tatamaan ng direct sunlight. Number 7 na mistake ko sa pag-alaga ko sa mga halaman ko ay yung pinopropagate ko agad sila pagkarating na pagkarating dito sa akin na medyo excited. Yun yung iniiwasan ko na ngayon. Dati kasi, may nabili akong 3 paso ng variegated heartleaf Hoya. Ngayon, ang ginawa ko, kasi puro mga success naman yung nangyari sa mga propagation code. Bago ako bumili nitong mga 3 paso na to. Yun nga lang, yung pinropagate ko, bagong dating eh, galing Bulacan. Pagkarating na pagkarating sa akin, pinagpuputol ko na agad sila, pinropagate ko na.
Na-stress talaga ako pag naiisip ko. Pinropagate ko na agad sila. Ito yun yung ano, remembrance. Hindi pa nauubos to. Nilagay ko na nga lang to sa ano eh, sa notebook ko. Kasi remembrance sa katangahan ko. So, hindi ko na talaga yun gagawin. Never and never, never ko na talagang gagawin to sa mga bago kong bilena. Kahit mapahuya pa yan or kung ano man, hindi ko na siya ipopropagate agad na hindi ko muna siya gagalawin na dito muna siya. Kahit hindi siya tamaan ng araw, kaso wag na wag nyo talagang ipropagate. Hindi ko naman sila pinatamaan ng araw kasi para hindi sila ma-stress, kasi stress na sila sa biyahe. Yun nga lang, kakamadali ko makapag-propagate kasi tuwan-tuwa ako, gandang-ganda ako sa dahon, tapos umuulan pa ng mga panahon na yun. Ayun, nagtunawan. Marami itong mga na-propagate kong ganito na nagtunawan. So, hindi ko na talaga siya gagawin na antayin ko munang mag-acclimate siya. After mag-acclimate, siguro mga 2 to 3 months bago sila ipropagate para ready-ready na yung katawan niya sa pagpupropagate. Number 8 na mistake ko dito sa pag-aalaga ko sa mga halaman ko ay dati kasi pag nagpupropagate ako, nalilimutan ko na lalagay ko siya sa direct sunlight or doon sa pwestong tatamaan ng morning sunlight. Wag na wag niyong gagawin niyo, kaya hindi ko na siya ginagawa ngayon or mas naiiwasan kong magawa yun sa mga halaman ko kasi naglagay talaga ako ng pwestong lagayan talaga ng pang-propagation ko na hindi ko, para hindi ko malipat doon sa mga direct na tatamaan kahit morning sunlight. Kasi pag new cuttings pa lang, talagang malulungkot yung mga halaman, magtutunaw yung mga halaman, masusunog agad yung mga dahon pagka natamaan siya ng morning sunlight man yan, kahit light lang na hindi naman gaanong kahabaan yung pagkakapaso sa kanya ng light, ay ng sunlight. Pero mabilis siyang masunog. Kaya ang ginawa kong solusyon, nagpagawa ako ng lagayan ng mga propagation ko na nandito sa harapan ko na lagayan talaga siya. Lahat ng nilalagay ko dyan ay propagation. Tapos pag may nakita na ako mga bagong dahon na lumalabas, tsaka ako siya ililipat sa pwestong, pwede na silang tamaan ng kahit morning sunlight. Danas na danas ko yan sa mga philodendron na heartleaf ko, yung kulay green tsaka yung neon yon. Hindi ako makapagpabuhay nun dati kasi akala ko ayaw niya talaga sa akin. Lagi ako nasusunugan, akala ko na overwater lang. Yun pala, tinatamaan ng morning sun. So, naiinitan sila ng morning sun. Nagtutunaw yung mga dahon, nasusunog yung mga dahon, nagtutunaw yung cuttings. Kahit hindi ko sila, maraming beses ko na kasing natry yun eh. Kahit hindi ko sila, ano, maraming beses kong tinry yung pagpopropagate ko sa neon heartleaf kasi gustong gusto ko yung kulay niya. Tapos, buti na lang ngayon nakapagpabuhay ako kahit papaano. Kaya, tuwan-tuwa talaga ako sa sarili ko na nakapagpabuhay na ako na iningatan ko na talaga sila bago ko sila ilagay sa morning sunlight or tatamaan ng morning sunlight ay yung alam kong may lumabas ng mga bagong dahon, mga tatlong dahon na bago ko sila ilalagay dun sa maiinitan na. Kasi sobrang sensitive ng mga heartleaf, ano na yan, philodendron na yan pagka hindi siya, pagka pinopropagate siya. So ganun lang naman tayo, kailangan natin humanap ng way, humanap ng solusyon para doon sa mga problema natin, sa mga halaman natin na kailangan kung nagkamali ka dito, iko-correct mo na siya sa mga susunod na araw or sa mga, para hindi mo na siya gagawin sa mga susunod na araw. Kaya magkamali ka man, mas okay yun kasi matututo ka. Yun nga lang, nasasayang lang yung mga dahon. So, mas maigi na i-share ko na sa inyo para hindi nyo na rin maiwasan nyo na rin gawin sa mga halaman nyo. Number 9 na mistake ko sa pag-aalaga ko sa mga plants ko dito ay yung, lalo na sa mga hoya, kasi ang hoya na ito ay medyo nagseselan siya pagka yung maliliit na dahon, yung parang new leaf niya ay ipopropagate mo. Huwag mo masyadong putulin ng putulin na pa one leaf sa mga hoya, lalo na pag maliliit yung dahon. Check mo muna kung medyo matured na yung stem niya, tsaka mo siya ipropagate. Kasi pagka hindi pa masyadong matured yung stem ng mga hoya, nabubulok lang din siya, so sayang lang ng mga cuttings mo. Sayang lang ng dahon, kasi nabubuhay naman sila ng one leaf lang. Yun nga lang, pipiliin mo kung anong dahon yung gagamitin mo. Pagka ang dahon na yun ay bagong-bago pa lang, na hindi pa talaga siya matured, na hindi pa siya totally well-packed para ipropagate, huwag mo na yun ang puputulin mo. Lalo na pagka yung mga nasa dulo na, yung mga new growth na talaga, huwag yun puputulin mo kasi danas na danas ko yan dito sa mga hoya ko na pinagpupropagate ko na nasisira lang or nagdidilaw lang yung mga dahon pagka hindi mo siya ano, pinili na pagka, kailangan pagka yung pinakadulo na yung puputulin mong hoya or yung dahon ng hoya ay samahan mo ng matured na dahon. So, gawin mong 2 to 3 leaves para mas mag-thrive yung ano niya, yung new growth na leaves niya para hindi mabulok yung new leaves niya na ipopropagate mo. Pero pag solo lang talaga yung bagong dahon na yon tapos ipopropagate mo, hindi siya magta-thrive. Na nadanasan ko na yan sa mga hoya ko dito na nagdidilaw lang yung mga dahon, nagrarat lang yung mga stem niya, so sayang lang ng propagation.
sayang lang din ang leaves. Paano ba maghanap ng matured ng dahon or stem sa mga hoya natin? Ang gawin mo, pigain mo yung mga hoya mo. Kung alin dun yung matigas na talaga na parang kahoy na yung pinaka ano niya, ayun yung matured na talaga. Pero pag malambot pa yung dahon na pag kinurot mo ay may dagta agad na lalabas, or ganun naman kasi yung mga hoya, may mga dagta naman talaga na lalabas. Pero pag piniga-piga mo yun, maano mo naman kung malambot pa yung stem na yun, kung malambot pa yung dahon na yun, kung magwa one leaf cuttings ka, huwag mong puputulin yung mga new leaf kasi hindi yun magta-try. Kahit pa magandang soil ang gamitin mo sa kanya, kahit hindi mo siya i-overwater, kahit na saktuhan lang yung pag ang pinaglagyan mo sa kanya na hindi tatamaan direct sun, kahit na ganun ang mga gawin mo, ay matutunaw lang din siya or hindi magsasucess yung propagation mo. So, sayang lang ng leaves. Number 10 na mistake ko sa pag-aalaga ko sa mga halaman dito ay yung too much cuttings. Yun. Yung mga danas ko, mga too much cuttings na yan, nagigigil ako. Kasi dati yung Milano Chrysum ko, sobrang laki, sobrang ganda ng Milano Chrysum ko. Na sobrahan ako sa kanya ng cuttings, na ang tinira ko na lang ay 3 pirasong dahon, tapos sira-sira pa yung iba, yung dalawang dahon sa ilalim ay sira pa, isa lang yung magandang dahon. Ay, naubos talaga siya, nagtunaw lang siya, na-stress siya sa akin kasi sobrang tangkad niya, tapos pinutul-putul ko talaga siya, halos naubos na siya, na 3 lang tinira ko. Ayun, nagtampo siya sa akin, so wag nating susobrahan yung pag-cuttings ng mga halaman natin or yung pagpuprune ng mga halaman natin. Meron din akong danas na silver violin, na ang laki-laki ng silver violin ko dito sa halaman na to, na nasa video pa yan ng kung paano mapalaki yung mga dahon ng halaman natin. Nabili ko siya, hindi pa gaanong malaki. Tapos nung mga siguro 3 buwan na siya dito, nagsilakihan talaga yung lumabas na dahon sa kanya. Nung pinrun ko siya or pinropagate ko siya, ay kinalbo ko talaga. Ang tinira ko ay 3 dahon din ata or 2, hindi ko na maalala. Basta halos lahat ng dahon niya ay ang papangit, bumalik sa hindi matured, tapos sira yung mga ano niya, yung mga dahon, may mga punit, hindi ko na malaman kung anong nangyari, kung bakit napunit, kahit na ang ganda-ganda naman ang pwesto niya. Tapos nawala yung pagka-silver niya, so siguro nagtampo siya sa akin kasi masyado siyang pinrun ng sobrang haba. Tapos ang nakakainis pa, ang hirap niya palang ipropagate. Ang naranasan ko sa kanya, hindi ko lang alam kung sa inyo mabilis niyong maipopropagate to. Sa dami ng leaves na pinropagate ko sa kanya, 2 lang na dahon yung nag-thrive. Ginawa ko kasi sa kanila mga one leaf. Naglagas lahat yung mga dahon na one leaf na yon. Pero natira naman yung mga parang may lalabas na mga nodes. Mga silver violin kong cuttings. Buti na lang hindi ko na itapon tong potting mix niya kasi talagang mapagkakamalan mo talaga to na walang tanim kasi nga ayan yung mga stem, tapos yung mga dahon niyang one leaf ay naglagas. Buti na lang may lumabas siyang yan oh. Pinabayaan ko na lang siya. Tapos kahit maliliit yung mga dahon niya, at least meron siya diyan. Oh, kahit na hindi pa siya talaga totally ganto yung dahon on matured. Ito yung pinaka top cut, oh, 'di ba? Nabuhay siya. Pero ang masaklap dito, hindi ko pa nakikitaan ng ugat to. So, titingnan natin kung sa 3 buwan na ata na inano ko to, na kinat ko to, ay parang hindi ko pa nakikitaan ng bagong ugat. Ay, ayan o, meron na rin naman pala. Mabubuhay naman na pala siya kahit ang ikli pa talaga niya, ang tagal niya o, ang ikli ng bagong ugat niya o, yan puti na yan, bago yan. Ayan yung itsura niya. Yan pa lang yung 3 months niya. Sa loob naman kasi ng bahay ito nakalagay, kaya hindi naman talaga totally bibilis tong ano, kasi natakot na ako baka maglagas to katulad ng mga ito, ayan o. Kaya hindi ko na siya talaga nilabas. Laki pa naman ang dahon niya, sayang na sayang kung mamamatay. Nag-activate na rin naman pala yung aerial roots niya. Ayan o, nag-activate na rin. Sphagnum moss yung gamit ko sa kanya. Yung dry yung nakuha kong sphagnum moss. Pero thriving naman siya pala. Ayan o. Maliliit lang. Hindi siya gaanong kahabaan. So, wag tayong mag-prune ng mag-prune sa mga halaman natin ng sagad. Make sure na dalawang dahon lang, mga ganun lang. Wag buwan-buwan. Wag naman super prune talaga. Kung gusto nyo malaman all about sa pagpupruning, kung ano yung benefits natin sa pagpuprune ng mga halaman natin, meron akong 5 benefits ng pagpuprune. Ayan. Click nyo na lang yung video na yan.